What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapag-share sa inyo ng mga wirings at diagram patungkol sa ating mga motor. Ngayon araw mga bro, sasagutin ko lang yung nagtatanong tungkol sa CDI ng RS100 2-stroke na Yamaha. Medyo matagal-tagal na rin kasi yung sinabi ko sa kanya na sasagutin natin. At yun mga bro, gumawa na ko dito ng simpleng diagram lang kasi yung hinihingi niya lang naman is yung wiring color coding tsaka yung function kung saan papunta. At bago pala natin umpisa, binabati ko ng Happy Valentine's Day yung may mga jowa dyan. Sana all my jowa mga bro. So yun na nga, bago natin umpisahan, hindi mawawala yung ating Bible verse syempre. Ang ating Bible verse ngayon araw ay nakasulat sa 1 Pedro 3:10. At sabi dito, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay makakakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ayan yung ating napakalapit na Bible verse. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, kung mahilig kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin yung ating notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayo mga videos na ina-upload. Kung nakikita nyo mga bro, mayroon tayo dito yung ginawang CDI, pagpasensya nyo na, Yamaha RS100 CDI wiring diagram. So yung mga naka 2-stroke, kung alam nyo mga bro, yung motor na ito ay napakasikat dati bago pa lumabas yung mga 4-stroke. Ngayon, magkakaroon lang tayo ng kunting explanation. Yung mga RS, alam ko mga bro, hindi lahat ng RS ay naka CDI. Yung mayroon mga RS100 dyan, hindi lahat ay naka-CDI. Meron tayong mga RS100, mga 2-stroke na ano tawag dyan, mga D-Platino mga bro. Kung hindi nyo alam yung D-Platino, so gagawa tayo ng tutorial dyan kung gusto nyo malaman. Pero pwede naman kayo mag-research mga bro, napakaraming mga YouTuber, mga motovlogger na nagpapaliwanag tungkol sa D-Platino. Ayan yung may... Pumunta tayo sa CDI. So mayroong mga RS100 na may CDI. At yun na nga yung nagtatanong. Siguro yung motor niya is CDI yung kanyang RS100. So ngayon yung sasagutin natin ano mga bro. At lumabas na nga yung 4-stroke. Ngayon naman wala na yung carb. Magkakaroon ng mga FI. Siguro darating yung panahon wala na ng carb ano mga bro. So ayan, para maikli lang tayo, umpisahan na natin yan. Yung mga naka-RS na 100 na may CDI. So ito po yung color coding tsaka function. So sinimplihan ko lang mga bro yung diagram natin. So yung CDI ng RS100 meron 5. 1, 2, 3, 4, 5. So umpisahan agad natin. Doon sa 5 wire meron kayong makikitang black na may stripe na kulay red. Yan, black red. Saan ba papunta yan mga bro? Yan po ay papunta ng stator. Supply ng CDI para magkaroon ng supply at may process papunta sa ignition coil. So, ibig sabihin, yung RS100 ay naka AC CDI. Tandaan nyo lagi mga bro, basta galing ng stator, alternating current yan. So, AC siya. So, pag dun kumukuha ng supply yung kahit anong motor, dun kumukuha ng supply yung CDI, so AC drive yung kanyang CDI. Di ba mga bro? So, black red papunta ng stator. Stator. Okay, tapos na tayo sa isang wire. Isunod naman natin mga bro. Mayroon kayo makikita doon na white na may stripe na kulay green. Yan. So yan naman, white na may stripe na kulay green. Ay, green. So white na may stripe na kulay green ay yung ating mga pulsar. Pulsar or pickup. Pickup. Or trigger, yan yung mga tawag dyan ng mga ating mga malulupit na mekanismo, mekaniko. So, tapos na tayo sa dalawang wire. So, isunod naman natin, mayroon tayong makikita dyan na kulay orange. Yan. Kulay orange. Yung kulay orange na yan naman mga bro ay papunta ng ating ignition coil. Yan. Ignition coil. Yan naman mga bro, maliwanag yung orange papunta ng ignition coil. Yung ignition coil naman, papunta siya. Bali yung galing ng supply. Sa orange, may supply yan. Mababang supply lang yan. Pagdating sa ignition coil, papataasin niya hanggang 15 to 20 volts.
Tapos ibabato naman ng ignition coil papunta ng ating spark plug. Tapos spark plug naman na magsusunog ng ating air and fuel mixture din. Ba! So yun yung ating power ng motor. Okay, maliwanag mga bro ah. Meron na tayong black, red, white, green, orange. So meron tayong matitirang dalawang wire. So meron tayong mga bro na black and white. Yan. Black na may stripe na white. So sino makakahula kung para sa inyo mga bro? Pareha siya ng Honda. Yung mga Honda na ACCDI, meron din siyang black-white. Okay mga bro? So yan ay tinatawag na kill switch. Yan. So ito yung dahilan kung bakit namamatay yung ating mga makina. Kill switch mga bro. So yung kill switch na yan, mali pala yung spelling natin. Switch. Yan, switch. Yung kill switch na yan mga bro, pag nagdidikit sa ground, kahit sa ang ground, negative, body ground, or sa kulay black ng mga Yamaha, ay namamatay po yung ating makina. Okay mga bro? Maliwanag tayo ha. Black, white, kill switch. So, ang natitira natin dyan ay hindi mawawala syempre yung ating black. So, para sa naman yan mga black na mga bro? So, lalagay ako dito ng konting diagram kung matutunan nyo yan. Yan. So, ano ba yan? So, yan naman po ay negative or ground. So, maliwanag, yung black ay ground or negative. Ground or negative. So, ayan mga bro, yung wiring, yung color coding ng CDI ng RS100 na 2-stroke. Pero sabi ko nga sa inyo, alam ko, sa pagkakaalam ko, hindi lahat ng RS ay may CDI. Yung iba dyan, naka-contact point or naka-di-platino. Platino, mga bro. So, gagawa na lang tayo siguro ng panibagong video patungkol dyan. So, magkaroon lang tayo ng isang maikling review, mga bro. Ano? Ulitin natin. Ay, Yamaha RS100 CDI wiring diagram. Mayroon kayong makikitang limang wires sa CDI. At ang unang wires, mayroon tayong black-red. So, yan po yung source or yan po yung pinagkukunan ng CDI. So, galing siya ng stator. So, ibig sabihin, ito po ay AC. Yan. AC or alternating current. At syempre, hindi naman pwede na walang pulsar or pickup yung ating mga motor. Kasi pag wala yan, tsak na hindi gagana yung ating mga motor. So, ang kulay ng pulsar ay white and green. Okay, mga bro? Tapos, meron tayong makikita dyan na orange. Yan naman po ay papunta ng ignition coil. Yung black and white, yan naman po yung ating kill switch. And then yung black, yan naman po yung ating ground or negative. So, ganun lang mga bro yung wiring, yung color coding ng RS Yamaha RS100 na 2-stroke mga bro. So, hanggang dito lang yung video natin. So, yung nag-aabang pala, yung nagtatanong tungkol dun sa CDI ng Raider 150, ng regulator, tsaka ng rectifier. So, gagawa tayo niyan. Abang-abangan nyo na lang mga bro. So, hanggang dito lang. Baka mapahaba na naman tayo. Ulitin ko lang mga bro, binabati ko kayo ng iba yung mga jowa lang. Yung mga walang jowa, wala kayong valentines. So, yung may mga jowa dyan, binabati ko kayo. Alam na alam po nag-rides kayo ngayon. Hindi ko alam kung saan kayo pumunta. Uulitin ko lang mga bro, happy Valentine's Day sa inyo. Sa inda mo kumakita. Nandito mga aking mga bro, jowa peeps. Gusto yung makita? No. O diba mga bro, so ulitin ko lang, andito lang, maraming salamat sa inyo at ride safe.